Sasabihin ko sa inyo kung ready na ba kayong pumasok sa DepEd. All you gotta do is to keep on watching. What's up guys? This is Chernil and welcome back to my YouTube channel. So this vlog is gonna be all about the ultimate guide in applying for DepEd. And at the end of this video, meron tayong secret guide kung talagang hinog na ang documents nyo para makapasok kayo sa DepEd. Ayoko nga pala, kung bago ka dito, I am Chernil and I'm 22 years old at isa akong DepEd teacher since 2017 and it's my mission to help other people by sharing knowledge. And this YouTube channel is all about helping teacher applicants, lesson plan tutorials, and teacher-related stuff. Pero bago tayo mag-start, don't forget to hit the subscribe button down there at hit ang notification bell para mag-i-updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. The very first thing na dapat kong malaman is that for elementary and junior high school teacher applicants, DepEd Order No. 7 Series of 2015 ang talagang ginagamit nating DepEd Order when it comes to the DepEd ranking. And sabi sa DepEd Order No. 7, meron tayong 7 na criteria na kailangan pagdaanan ng lahat ng aplikante para sila ay makapasok sa DepEd ranking. So those are your education, BRC rating, teaching experience, specialized skill, demonstration teaching, interview, and your English proficiency test. Pero sa video na to, magfo-focus tayo dun sa apat na criteria na meron ka na kahit hindi pa nag-uumpisa ang ranking. And those are your education, BRC rating, teaching experience, and your specialized skill. Pero dahil fresh passer ka at fresh graduate ka, automatic na zero ang teaching experience mo. Pero kung ikaw naman ay isang teacher, na meron ng teaching experience. So pagdating sa teaching experience, it's gonna be all about kung gaano kadami na at gaano kahaba na yung serbisyo mo sa pagtuturo. Sa teaching experience, a whole school year is equivalent to 10 months. So 10 months of teaching experience is 1.5 points na under DepEd Order No. 7. Ibig sabihin, sa isang taon, meron kang 1.5 points para sa iyong teaching experience. Ngayon, paano naman kung less than a year yung iyong teaching experience. So, dapat for every month of service, meron kang 0.15 points para dyan. Ano nga ba ang saklaw ng teaching experience? So, number one, dun tayo sa formal education. Pag sinabi formal education, yung teaching experience na makukuha nyo sa either public school or private school. Take note, hindi kasama dito ang OJT training. Hindi dito kasama ang practice teaching ha. Basta dapat yung nagtrabaho ka na at nagtrabaho ka bilang teacher, yun yung teaching experience. And then number two, pwede din yung mga teaching experiences nyo sa ALS. And then number three is your voluntary teaching. Dumako naman tayo sa inyong education. Makikita nyo at malalaman nyo kung ilan ang points nyo sa education through your general weighted average at malalaman nyo yan sa inyong transcript of records. Malalaman nyo naman ang inyong general weighted average kung mula first year hanggang fourth year nyo na grades, imumultiply nyo ang mga grades nyo sa bawat subject to their corresponding unit. And once na ma-compute nyo lahat ng yon, i-divide nyo sila sa total number of units na meron ka. And that will be your general weighted average. Once na matapos kayo mag-compute or malaman ang inyong general weighted average, meron tayong guide kung paano nyo malalaman kung ilang points na kayo meron ka agad once na mag-a-apply kayo sa DepEd ranking. So ito na siya. Pero wait! There's more. Kung ikaw ay isang master's graduate, meron ka ng diploma sa master's degree mo, or meron kang degree din, meron kang diploma sa iyong doctorate degree, meron kang additional 1 point para doon. The third criteria na kailangan nyo i-check is your PRC rating. Well, I hope nakapag-review kayo ng maayos at nakakuha kayo ng magandang grade dahil yamadong-yamado talaga ang fresh graduate na mataas ang PRC rating. Kung natatandaan nyo pa ang inyong PRC rating, nandito ang guide upang malaman nyo ang corresponding points niya kung sakasakaling mag-apply kayo sa DepEd. The fourth criteria na kailangan nyong i-check bago kayo mag-apply sa DepEd is your specialized skill. Pag sinabing specialized skill, ito yung mga naging trainings nyo na kung sakasakaling meron kayong mga seminars na inattend, mga workshops at mga trainings na pinuntahan bago kayo mag-apply sa DepEd na pwede nyong magamit kapag kayo ay nagturo na. Para sa specialized skill, dapat siya ay 10 days above. At least 10 days above dapat ang training mo and it should be related to your education.
So, dapat kung ano yung pinag-aralan mo, kung ano ang majorship mo, dapat ganun yung training na kailangan mong i-present para sa iyong specialized skill. Ngayon, kung wala ka pang specialized skill, meron akong vlog para sa iyo upang malaman mo kung ano bang mga seminars ang kailangan mong i-attend upang meron kang specialized skill once na mag-apply ka sa DepEd. Ilalagay ko ang link sa description box. At para naman dun sa tatlong naiwang criteria na na-earn lang ang points during the ranking process, hindi ko na siya i-discuss dito sa vlog na to kasi meron akong separate vlogs para sa kanila, and those are your EPT, interview, and demonstration teaching. Iwan ko lahat ng links sa description box. So ang gagawin natin, maglalagay tayo ng realistic na score para sa interview, EPT, and demonstration teaching, at idadagdag natin siya sa iyong initial score. Doon sa score na meron ka mula sa iyong education, specialized skill, teaching experience, at sa PRC rating. So halimbawa, nakapag-interview ka na at ang points mo ay 8 points. Sa demonstration teaching, ang points mo naman ay 13 points. At sa EPT, ang point mo is 8 points. Realistic na score to. Madalas ito ang natatanggap ng mga teacher applicants. Average score na talaga. So a total of 29 points yon. And by the way, para ikaw ay makapasok sa DepEd at mabigyan ng permanent or substitute positions, kailangan at least 70 points ang makuha mong score. So ang gagawin natin, yung 29 points mula sa interview, EPT, at demonstration teaching ay idadagdag natin sa initial scores nyo na ngayon. At nandito na tayo sa ating secret guide kung talaga makakapasok kayo sa DepEd. And dito na siya! Kung ang points mo ay umabot ng 51 to 60, congratulations! Konting kemot na lang, RQA ka na! Bongga palapakan! Perfect! Ganoon! Kung ang initial score mo naman ay 41 to 50, congratulations! Konting kembot na lang yan, RQA ka na rin! Malapit na sa katotohanan! Kung ang initial scores mo naman ay 35 to 40 points, malapit ka na rin, pero make sure na dapat ihahataw mo sa EPT, interview at demonstration teaching. Pero kung ang initial score mo ay 34 below, medyo hilaw pa ang documents mo at medyo hindi ka pa ready makapasok sa DepEd. Ngayon, kung ang initial score mo ay medyo malapit na sa katotohanan at konting-konti na lang aabot na siya sa 70 points, anong gagawin mo? So dapat magpo-focus ka ngayon sa iyong interview, demonstration teaching, at EPT. Dahil silang tatlo ang magsasalba sa'yo at sila ang magdadala sa'yo sa pangarap mong maging DepEd teacher. Ngayon, kung kulang pa rin talaga, hindi pa talaga sapat para sa kanya, at kulang pa rin talaga ang points mo para makapasok ka sa ranking, so hahanapin mo kung saan ka talaga kulang. It's either kung meron ka na bang specialized skill, kasi ito yung madalas na wala sa mga teacher applicants. Nag-a-apply sila sa DepEd, wala namang specialized skill, automatic sayang yung 10 points minus 10 na agad, di ba kaloka? Or kung wala pa kayong teaching experience, automatic 0, mag-earn muna kayo ng teaching experience through voluntary teaching or mag-apply muna kayo sa private schools. Kasi ang teaching experience at ang inyong specialized skill ang dalawang criteria lang na pwede nyo yung i-earn. Let's do a recap once again upang matandaan nyo yung mga gusto nyo malaman kung sakasakaling nagbabalak na kayo magparank dito sa DepEd. Number 1, DepEd Order Number 7, Series of 2015, ang DepEd Order na chine-check ng mga elementary and junior high school teacher applicants kung sakasakaling nagbabalak na sila mag-apply sa DepEd. And number 2, meron tayong 7 na criteria na kailangan nyo pagdaanan. Number 1, nandito yung inyong education, 20 points. Teaching experience, 15 points. Licensure examination for teachers rating, 15 points. Specialized skill, 10 points. Demonstration teaching, 15 points. Interview, 10 points. At ang inyong English proficiency test, 15 points. A total of 100 points. Pero, kailangan nyo lang ng at least 70 points para kayo ay makapasok sa RQA. At tandaan, ang mga RQA lamang ang pwedeng mabigyan ng substitute or permanent items dito sa DepEd. At nandito ulit ang inyong guide para sa inyong initial result na makukuha nyo sa inyong education, teaching experience, PRC rating, at specialized skill. 51 to 60, congratulations na agad! 41 to 50, pasok ka pa rin, friend! Congrats! 35 to 40, malapit na pero bumawi ka sa mga susunod. But below 34 points, medyo hilaw pa at kailangan mag-earn ulit ng ibang points through specialized skill or your teaching experience. So that's all for today, guys. At kung sa tingin mo nakatulong tong video na to, give this video a like, bigyan nyo siya ng thumbs up, at huwag din kalimutang i-share ang video na to sa ibang mga teacher applicants na gaya mo para naman may makapanood ng video na to, kasi wala nang nanonood, friend. Galoka!
At kung hindi ka pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there at hit ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. At kung meron kayong mga clarifications, comments, questions, huwag kayong mahihiyang mag-comment dito sa baba. At para naman sa iba't iba pa mga DepEd tutorials, ranking tips, guides, at sa mga lesson plan tutorials, interview tips, iiwan ko lahat ng links sa description box. So on my next vlog, tomorrow, agad-agad, di ba kaloka? I-discuss natin ang overview para sa lesson plan tutorials sa traditional format. Once again, this is Trinil. Thank you so much for watching and I'll see you next time.